What's up mga kaklista? Ang topic natin ngayon ay tungkol sa dropout hammer. Kung makikita nyo sa slide mga kaklista, nabali yung dropout hammer natin. So ikukwento ko sa inyo kung paano siya nabali at kung saan tayo nakakuha ng pamalit niya or kung saan natin nabili. So stay tuned mga kaklista, intro muna! Holy moly moly moly! Ito na nga mga kaklista, ito na yung nabili nating dropout hanger sa isang online seller. Pero bago ang lahat mga kaklista, huwag sana muna natin kalimutang mag-like and subscribe dito sa video na ito. At sana makatulong ito sa inyo para sa isang simple or basic tips na naman na magagamit natin sa ating bisikleta. So let's continue to our topic. Nabili ko nga itong dropout hanger sa isang online seller. Ilalagay ko na lang yung link sa description kung saan ko siya nabili mga kaklista. Nung una nga mga kaklista, nahirapan ako maghanap nung dropout na fit sa aking Trinks bike. At doon ko rin na-discover na napakahirap niyang hanapan ng dropout hanger. Nung araw na nabali yung dropout hanger natin, agad-agad pumunta ako sa Quiaco at iniikot ko yung buong tindahan doon para hanapin yung dropout hanger na fit sa bike natin. Then sad to say, wala tayong nakita. Kadalasan kasi na binibenta nila ay itong nasa slide na ito. Okay mga kaklista, back to the video na tayo. As you can see, natanggal ko na yung gulong ng bike ko at kinakabit ko na yung dropout hanger na nabili natin sa online. At akala ko nung una, fit na yung nabili natin na dropout hanger. Pero nung kinabit ko, may konting discrepancy dun sa bike frame at saka sa dropout. So nahirapan ako mga kaklista. Pinukpok ko siya ng pinukpok para pumasok dun. Meaning, hindi magkasukat yung nabali na dropout hanger sa bike ko compared dun sa nabili ko sa online seller. May konting diferensya lang yung sukat niya, as in konti lang para mag-swak sa frame natin na Trinks. So habang kinakabit natin yan mga kaklista, back to the story muna tayo kung paano nga ba nabali yung dropout hanger ko. So mapapansin nyo sa unang slide ng video, yan itong sample picture mga kaklista, yan yung nag-ala Superman tayo. Nadisgrasya kasi tayo, nabundol tayo nung motorsiklo. Ayan yung motorsiklo na bumundol sa atin. Pero shout out kay Kuyang Driver ay napaka-responsible niya. At ito naman yung dropout hanger na nabali sa atin. Yo. A few inches later. At yun, sa konting tiyaga natin, nakabit natin yung dropout hanger sa bike. Pero hindi siya, sabi ko nga mga kaklista, hindi siya fit sa bike natin. So may konting may konting space, may nakaangat kasi mas malaki yung dropout compared dun sa original na dropout na nabali. Dadalhin natin to dun sa shop para maayos talaga. May expert tayong lalapitan para magawa nito ng remedyo. At tungkol naman dun mga kaklista sa disgrasyang naganap, responsible naman si Kuyang Rider. Lahat naman nung damage sa ating bike ay binayaran niya. Pumunta kami pala sa Quiaco, din bumili kami ng spare parts na mga nasira niya. Yung RD nasira, tapos yung dropout hanger. Since wala kami nahanap dun, ako na lang yung naganap. Nagbigay na lang siya nung cash para pambili ng dropout hanger. Then the rest, okay naman, nag-usap na kami, nag-settle na kami, wala naman naging problema. So shout out sa kanya. Kinakabit na natin yung RD ng bike para magamit natin na bukas at ipapa-fit natin talaga dun sa shop. So
sabi ko nga may expert tayong lalapitan. For sure magagawa niya ng paraan itong dropout natin para mag-fit sa frame. So see you tomorrow mga kaklista. So what's up again mga kaklista, nandito na tayo sa shop at lumapit na nga tayo sa expert para ayusin yung dropout natin. Ayan, so binabawasan niya yung dropout hanger para mag-fit talaga dun sa frame ng bike. Hindi ko na na-videohan mga kaklista yung pagtanggal ko ng bulong, pero itong importanteng part nito hindi natin papalagpasin. Ayan, so unang bawas, then sukat, so hindi pa rin ganun ka-fit. Nakailang try din kami dito mga kaklista para mag-fit talaga yung dropout hanger sa frame. At ito yung first try namin. Tatanggalin ulit namin kasi hindi pa rin siya fit. So ito na yung second try. Ayan, babalik ulit kami para tingnan kung fit na yung dropout. Paunti-unti lang kasi mga kaklista yung ibinabawas namin. Kasi once na sumobra naman yung bawas mo at paglagay mo ron sa frame, malaki yung space dun sa uka para sa dropout. May possibility na gagalaw at gagalaw pa rin yun kahit nakaturnilyo na yun. So dapat fit talaga siya, as in walang space. Mga kaklista, medyo pasok na siya, pero may kita mo na, I mean nakikita namin na may konti pa rin na nakaangat, so hindi pa siya ganun kaswak na swak. So bubunutin ulit namin, konting bawas pa kailangan kasi pulido yung pagka fit niyan para hindi maging problema yung pagkabit ng RT, hindi sasayad dun sa sprocket.
So tinanggal ulit namin for the third time, babawasan ulit siya. Hopefully ito na yung huling bawas at papasok na talaga. Aloy lang naman siya, mabilis na aloy. Gagalaw na naman, no? Oh. 12 seconds later. Finally, mga kakalista, naikabit na natin yung dropout hanger. So, nagawan natin ng paraan sa tulong ng expert natin kasama, fit na siya sa frame natin. Kaya hanggang dito na lang, mga kakalista, shoutout time naman tayo. Shoutout kay Kuya Rider Roger Balibert Jr. na nakipag-usap ng maayos at hindi tayo tinakbuhan. Shoutout din sa mga tumulong na rider sa atin nung time nung disgrasya na yon. Siyempre dun sa nilapitan nating expert para maayos yung dropout hanger natin. Shoutout sa'yo, Mr. Ambet, Chief Mechanic.